Good day, healthy people! Check it out! This is your cook, Wilbert Fish, muli nagbabalik. At welcome to our Quarantine Cooking episodes wherein we're showcasing food na pwedeng maka-help sa family mo to look better, feel better, and live longer. Alright, so today may dalawa kaming naka-prepare na dish para sa inyong lahat. Okay? Medyo pupunta tayo sa native feels. Okay, sa araw na to. Okay, magluluto ako ng ginisang munggo at partneran natin yan ng masarap na inangit or tinatawag namin na suman. Okay, pero walang balot. Alright, so you guys ready? Let's go! Umpisa natin yung ating cooking. Okay, mag-start tayo dun sa ating dessert which is the suman. Ibos, pero subong, hindi natin siya lalagyan ng hindi natin siya ibabalot with ibos. Okay, we call it inangit kaysa Pampanga. So, umpisa natin. Okay, this is my Salad Master 9-inch skillet. Okay, so dito tayo gagawa ng dessert natin. Alright, so I have here okay, my malagkit o pilit okay, sa ilonggo. Hinugasan ko na yan. So, what I'm gonna do now is ilagay sa ating pan. Try ko lang ubusin yun. Para hindi makang sayang. Okay? Now, I'll put my gata. Alright? So, in can muna yung gagamitin ko kasi nga dahil quarantine, medyo nahihirapan ako maghanap ng fresh okay, na nyug para gatain. Okay? So, lagay natin. By the way, yung aking rice na malagkit is 2 cups. Alright? Sa ganito karaming gata. About mga 400 to 500 ml. Alright? Takpan natin. Then, set lang natin sa high o medium high hanggang sa kumulo. Later, kapag kakumulo na yan, okay, tulad ng sinasaing natin, ihinaan natin later. Pero later, kapag kumulo, lalagyan ko ng konting asin okay, para may contrast naman dun sa lasa okay, later. Kasi isa-serve natin yan with mangga. Okay, slices of mango, di ba? Bagay na bagay sa suman. Okay, so habang hinintay natin yan, let's go to our second dish. Okay, to our second dish, okay, ginisang munggo. Nothing special, okay, munggo, okay, pang araw-araw na inuulam nyo. Pero this time, okay, hindi ako gamit ng baboy, gagamit ako chicken, okay, para medyo makaiwas tayo sa cholesterol. Okay, so this is my Salad Master electric skillet. What I did is, pinrehit ko na yung aking pan. Okay, so magigisa na tayo ngayon. Okay, I'll put my onion, garlic, and my ginger. Yes, my ginger. Alam nyo ba na isa sa mga nagpapasarap kapag nagigisa kayo ng munggo if meron ginger. Try ninyo sa mga wala pang o hindi pa naglalagay ng ginger sa kanilang mga ginisa, especially sa munggo. May kakaibang kick sa dish ninyo. Alright? So, kamukha ng tulad ng ginagawa ko dati, walang cooking oil. Atakpan lang natin for few seconds para mag-sweat yung ating onion, okay, yung ating garlic, at saka yung ating ginger. So, pag nag-sweat na yan, medyo mag-translucent na. Okay, pwede natin isunod yung ating ingredients. Okay? Alright, now tignan natin yung ating onion and garlic. Okay. So, medyo na nag-soften na yung ating onion. Nag-translucent na rin. Okay, nagkakaroon na rin ng konting burn dun sa garlic natin and ginger. Okay? So, it's about time to put my chicken. Okay? Gumamit ako ngayon, chicken breast. Kakalat ko lang ulit para somehow ma-brown ko lang ng konti okay, yung ating chicken. Kasi pag bina-brown mo yung chicken, mas nagkakaroon ng flavor. Okay, takpan natin. And balikan natin for a few minutes. Alright, so habang hinihintay natin na mag-brown yung chicken natin, ano, check natin yung ating suman dahil kumukulo na siya. Ayun. Okay. Ngayon, gagawin ko is maglalagay lang ako ng about a pinch of salt. Ginagawa ko to okay, para magkaroon ng magkaroon ng accent. Das lalabas yung lasa ng gata. Okay, because of the salt. Okay? Ngayon haluin lang natin. Yan. Ang bango. Instantly okay, maamo mo yung pagsingaw ng gata. Okay, ngayon, ito turn low ko na yung temperature. Okay? Para masaing na natin siya mismo. Haluin ko lang ng konti para naman yung mga nandun sa ilalim eh, itaas ko rito at yung gata sumunta rin sa ilalim. Okay, set natin siya sa low temperature about mga 12 minutes
Okay, para unti-unting maluto. Okay, dahan-dahan yung ating malagkit o yung ating rice. Okay, so later check out ulit. Alright, so I think nag-brown na yung chicken ko. Pero before yon, pasensya na kayo kung medyo maingay yung atmosphere natin o yung ating kapaligiran ngayon. O medyo nag-outdoor tayo. Para maiba naman kasi baka sabi nyo lagi na lang ako nasa loob ng bahay. Labas-labas din ng konti para fresh air. Okay, so check natin yung ating chicken. Ayan. Okay, so you can see nag-brown na siya. Now, I'll put mga 2 tablespoons of Rufina patis. And pepper. So now, dahil sa dish na to, maglalagay ako ng langka fruit, okay, yung hindi pa hinog ha. Okay, lagay na natin at higisan natin kasama ng ating chicken. Okay, takpan ko lang ng konti ulit para maluto yung ating langka and then susunod na natin yung ating nalaga na munggo. Okay? Alright, so few seconds have passed, so check natin yung ating langka. Yeah, medyo na-steam na siya, no? Hindi pa naman siya luto, okay, halfway there. Pero okay lang naman yan. Now we'll add our munggo. Okay, ito is yung pinakuluan ko ng munggo kanina. Kung mapapansin ninyo, medyo masabaw-sabaw siya. No? And ganyan talaga ako. Eh. Hindi ko na hinihiwala yung pinagkuluan. Kasi nandun lahat yung halos sustansya. So now, let's put our ginisang munggo. O yung ating nilagang munggo. Okay, mix natin kasama ng ating chicken and langka. At gusto ko na medyo hindi ganun kalapot, maglalagay ako ng water. Haluin ko lang muna. Para magsama-sama ang lasa. Joke lang. Yan. Okay, takpan natin. Pakuluan natin at balikan natin ng mga after ng ilang minuto. So habang hinintay natin maluto yung ating munggo, i-check natin yung ating sumat. Yan. Okay. Saluin natin to. And makikita ninyo may body na siya, no? Okay. Unti-unti na talaga siya nasasaing. Yan. Para na siyang suman talaga o kalamay. Flat natin. Takpan natin ako. And dadagdag ako ng konti mga about 5 minutes more. Okay. Para mainin yung pagkakasain niya. Okay. At babalikan natin yan after ng ilang minuto. So medyo naamoy ko na malapit na maluto yung ating munggo. Okay. But before that, gusto ko magbigay ng konting facts about sa munggo or mung beans in English. Okay. It says here sa research namin, no, mung beans are high in important vitamins, okay, minerals, protein, and fiber. Okay, so mung beans also contain fewer calories but have more antioxidants and amino acids. Wow, so marami pala siyang antioxidants. It says here, mung beans are good source of antioxidants which may reduce your risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes, certain cancers. Okay, so napaka-healthy naman pala talaga ng munggo. Mung beans are good source of potassium, magnesium, and fiber. Okay. And pwede rin doon yung pababain yung blood pressure, especially sa mga adults. Okay, so yung mung beans pala, napaka-healthy, no? Pero sinasabi ng mga matatanda, oh, magmumunggo ka na naman. Okay, baka tumaas yung, o baka rayumahin ka niyan. Okay, actually, yung munggo, healthy naman talaga. Ang hindi lang healthy, kung ano yung nilalagay ninyo kapag nagluto kayo ng munggo. Nilalagay yung chicharon, or yung puting kung ano-ano, maraming mga baboy. Okay, so sa dish natin ngayon, chicken yung ginamit ko. Okay, wala ring fats na ginamit. Okay, so I think mas ma-absorb o mas mapapakinabangan natin yung health benefits ng munggo. Okay, dahil wala siya masyadong mga kasamang mga ingredients na nakakasama sa katawan natin. So check natin siya. Alright. So ngayon, kumukulong na yung ating munggo. Yun, no? So leave ko pa siya mga about mga 5 minutes pa kasi gusto ko pang mas mag-reduce siya at saka mas lalong maluto yung ating langka. Then after nun, lalagyan natin yung mga leafy vegetables natin. Okay? Check natin ulit yung ating suman. Oh, man. Wow, look at that. Yan. Medyo buong-buo na siya.
So mga about 5 to 3 minutes o 3 to 5 minutes. Okay, ayos na yung ating suma. Takpan natin ulit. And balikan natin para ako. Alright, so 5 minutes have passed. Check natin muli, okay, for the last time yung ating suman. Okay. Wow. Ayos na. I think this is good already. Okay, patayin na natin siya. Okay, so gusto ko lang magbigay ng konting facts about sa ating gata, okay? According sa studies na nakita namin, no, isa sa mga benefits ng coconut milk is it contains antioxidants din. Wow, so nakakalaban pala talaga, no, yung katawan mo kapag kumakain ka ng gata. Okay, may electrolyte balance, it prevents heart disease. Galing yung gata, no? Okay, it's also strengthens our immune system, especially sa mga ganitong klase ng season. Okay, puso ang flu, dapat malakas ang immune system. So yung gata o yung coconut milk, isang ingredients yan para mapaganda yung immune system. Okay, prevention of anemia. Okay, also good for your hair and skin. Wow, mas gaganda ka pala kapag kumakain ka ng gata. Okay, and then may mga anti-inflammatory properties din. So, simpleng suman o simpleng rice, lagyan mo ng gata para maging suman. Okay, then you have all these benefits from your coconut milk. Okay, so now, let's check yung ating munggo for the last time. Yun, no? Lovely. And now, I think luto na yung ating langka. Okay, lagay natin yung ating greens. Okay, yung greens ko, kaya pinagsama ko yung spinach and alugbati. Okay, so lagay lang natin yan. Alright, so takpan lang natin. And mas steam yung ating vegetables. Later kapag medyo umupo na yung vegetables or medyo lumiit na sila, pwede mo na siyang haluin with your munggo. Okay? So, I think we're good. And okay lang yung vegetables natin, pwede na tayo mag-eat. Alright now, na-steam na yung vegetables natin, haluin natin kasama ng ating munggo. Look at that color. Again, sarap talaga at saka mas mapakinabangan may sustansya ng vegetables mo kung medyo bright colored pa siya. Okay, so I think ayos na yan. Patayin na natin. Now, tikman natin kung okay ba yung dish natin. Unahin natin yung munggo. Kuha ko ng konting chicken, munggo, at ng greens. Kasama lang ka. So, tikman muna natin greens muna. Crunchy pa yung vegetables nyo. Very good. Girl lang ka. Malambot na rin. Ganda nyo sa lang ka, na-absorb nyo rin yung lasa nung pagkagisa ng chicken saka nung munggo natin. Now yung chicken. Perfect. Tamang-tamang pansahog with your munggo, okay, na walang cholesterol. Right, so, mas nalayo tayo dun sa mga hindi maganda para sa health. So, our munggo is good. Okay, play natin maya-maya yan. Now, check natin ang suman. Yun, oh. Wala ko ng konting sample. Gusto ko lang ito. Ito. Plain lang siya. Pero lasang-lasa mo yung goodness ng gata. At saka yung pagkakasain ng ating malagkit na rice. Perfect. Tama-tama talaga ito pag sinerve with it. Okay, so plate na natin. Okay, plate na tayo. Unahin natin ating munggo. So, meron tayo mag-cook dito. Sandok lang tayo ng good amount ng ating munggo. Ngayon, if your family gusto nila na mas masabaw pa yung inyong munggo, pwedeng-pwede naman. Lagi lang ako ng stance. Okay?
Then, linisin natin yung ating plate. Para medyo mas may konting ganda yung ating plate. Kalagay ako ng langka na niluto ko na kanina. Yan, i-design lang natin sila dito sa side. Alright. At meron akong itinabi na magandang color nung kulitis natin o nung ating spinach kanina. So, lagay lang natin. Alright. So, there you have it. Okay. Our ginisang munggo. Na chicken yung gamit natin. Hindi masyadong makolesterol. With lots of greens. Okay. Check it out. Alright, now, plate natin yung ating suman. Okay? So, meron akong plate dito kung walang ako ng dahon ng saging for an accent. Okay? Check natin yung ating suman. Then, what I'm gonna do is kukuha lang ako ng isang okay na part. At lalagay ko lang sa gitna. Okay, at as I said kanina, dapat sinaserve to with mango. Okay. Meron din ako mangga. Wala ko lang some slice. Ginagawa ko dyan, lalagyan ko lang ng konting lines. Then, tutis mo ng konti. Yun, no? Put short. Yeah. Alright, so there you have it. Our suman with slices of mangga. But wait, there's more! Okay, meron akong surprise sa inyo. Okay, gumawa ko kanina ng dinulse ng mangga or mango, okay, na kinaramalize. Alright, so I have it here. Okay. Sa recipe nito, kamukha lang nung ginawa natin kanina last time nung nag-caramelize ako ng banana. Okay, same lang. Pa-boil kayo ng sugar at saka ng water. Okay, kapag medyo malapot-lapot na yung inyong syrup, okay, put your mango or your banana. Pwede mo rin lagyan ng konti cinnamon, okay, para pampatamis. And may anti-inflammatory effect. Okay, so now, kuha ako ng ating mango sauce. No? O ng ating dinulsi na mangga. Okay, let's put it on top. Tapos drizzle tayo ng konti. So you have it. Okay? Our suman okay, with mango dulce. Alright? So, I hope na nag-enjoy kayo sa mga dish natin and pwede nyong gawin sa mga kanya-kanyang pamamahay nyo yan. Ano? Pwede nyong i-twist okay, yung mga regular nyo na food into something na magbumukhang special at maglalasang special at magiging healthy pa para sa family. Okay? And again, I want to give a shout out sa mga people na marami nag-message sa akin na nagluluto pa rin silang healthy ngayon. Especially mga Salad Nasser owners na tuwan-tuwa dahil marami doon silang naluluto. Okay, so continue lang po tayo magluto ng healthy and happy cooking para sa atin. So this ends our episode today and I want to thank Titanium Lining Corp for sponsoring our cooking show today. Okay, Titanium Lining Corp is the official dealer of Salad Master Cookwares in Western Visayas region. Okay? And I will Bert Fish Kembao, one of their senior sales consultant. Okay, I hope nag-enjoy talaga kayo. Please be healthy, stay healthy, keep safe everybody. Okay, God bless us all. Okay? And sa Salad Master, lagi namin sinasabi, with Salad Master, we change lives. Peace! Peace!